nakaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang mga susunod na hakbang. Ni First Lady, na batshot si ano Sara, etc. Dapat mag-sorry si Sara para manumbalik yung pananaw, etc. Ang dumi. Ang dumi maglaro ni BBM. Bibilahin pa niya ngayon na may secret agreement, gagamitin pa niya yung secret agreement kuno ng China and si Digong. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. So ngayon ang ano natin is yung sagot ni VP Inday. Dalawang panig. After hearing the comment, nadinig niyo naman siguro na ano niyo na no, napanood niyo. Okay, play. Tingnan natin ha. Volume. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos. Didinig niyo? Na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Okay. Kita niya? So, yung mga ano ngayon, yung laman ngayon ng social media, Sokmed ay ito, itong ano ni VP Sara, tugon niya kay VP, kay First Lady Lisa, na? So, may mga nadidinig ako na sa mga tao nakakausap dito sa amin at saka sa labas at saka sa mga nagmamaneho ng cab, ng taxi, yung comment at saka yung nagko-comment sa akin, no? Mga sumasagot. Ang dalawa na siyempre yung comment. Isa is, VP Sara is not ready to run the country. Yun yung isang comment. VP's after hearing this, ganun? Yan yung sabi niya. Binira siya ni First Lady na batshot si Sara, etc. Dapat mag-sorry si Sara para manumbalik yung pananaw, etc. etc. Tapos yung pamilya ni VP Sara, mga Duterte, parang nasa kabilang mundo. Si Tatay Dix, tsaka yung mga kapatid, si Pulong, tsaka si Baste, lalo na si Baste, very vocal about the administration. Yung fault ng administration. Pero ito ngayon, nadinig niya si VP Sara, hindi naman niya inaaway si BBM o kaya si First Lady. Nasabi pa niya na karapatan ni First Lady yung sabihin niya yung gusto niya bilang Pilipino. Bilang Pilipino. So, read between the lines. Nararamdaman ni VP Sara at pinaparating niya kay First Lady karapatan mo bilang tao, no, bilang tao yung sabi ming nararamdaman mo, as well as dagdagan ko ang yung thought nararamdaman ni VP Sara yung nararamdaman ninyong lahat na nararamdaman ng mga ng SMNI, lahat ng SOCMED na mga vlogger, etc., etc., kay mga taong bayan.
nararamdaman niya yung hinanaing ninyo. No? Nararamdaman ito. Pero suwabi yung pagkakabira niya. Suwabing suwabi. Kaya, ikaw, First Lady. nararamdaman bilang isang tao as a human being. nararamdaman mo yung sabihin mo yung gusto mong sabihin, parang ganun ang dating. So anong bakit yung taong bayan hindi nila masabi? Bakit pinipigilan ninyo yung taong bayan? Bakit pinipigilan ninyo yung maisog rally? Oh, gusto lang nila sabihin yung gusto nila eh. Pero pinipigilan nyo. Bay, parang double standard. Pero yung pagkakaano ni BP, ni Sarah, na, sabi mo yung gusto mong sabihin. Tapos nun, comment na ibang hindi siya pwede pang magpatakbo ng gobyerno. Hindi pa siya fit, hindi pa siya pwede, hindi pa siya hinog. Yun yung comment na iba. Madugo yung comment na iba, no? Kumbaga sa ano, iyan bang gusto natin ipalit kay BBM? Pero ang sa akin ano, mamili kayo BBM o Sara. No. BBM o Sara, isang merong bangag yung manggagamit, bangag, walang utang na loob. Ay, walang utang na loob yung tatay niya, no. Pinalibing nung tatay nito ni BP Sara. Tapos sa libingan pa ng bayani. Ang daming tutol, ha? Libingan ng bayani. Ba't may lilibang sa libingan ng bayani yan eh? Kawatan yan, yung ganun ba? Ang daming pinapatay na Pilipino, etc. Barcelo. Pero pinanindigan ni Digong. Ngayon si Digong, binabanatan niya. Ang dumi. Ang dumi maglaro ni BBM. Bibirahin pa niya ngayon na may secret agreement. Gagamitin pa niya yung secret agreement kuno ng China and si Digong. Ang maniniwala si BBM na may secret agreement base sa sinasabi sa salaysay ng Chinese embassy official, ambassador. Oh, ba't maniniwala dyan, inchik yan. Maniwala ka doon sa former president, pick up the phone, hello. Hello, Tatay Diggs. Totoo bang may secret agreement ka? Yes or no lang? Wala. Okay. Yun lang. Kasi ako naman, tingin ko, wala naman secret agreement ka. Pero, bakit kinakailangan mag-ganyan-ganyan si BBM na sa harapan ng tao sa press conference pa, sasabihin niya, tatlo yung points niya, di ba? Was there a secret agreement? Tapos noon, ano yung secret agreement? Bakit walang written ek-ek na ebidensya? Ano yung laman ng secret agreement? Yung ganun ba, nagsososya ng Marites. Mali ang walang yang yan eh. Mali ang BBM. Walang yaka ka, BBM talaga. Sorry ha, sorry, pero walang yaka ka. Wala kang kwenta talaga na leader. Bakit? Pinanggalingan mo yung dating ano mo yung predecessor eh. Tapos nung ganyan mo, at pwede mo naman tawagan, pwede mong kausapin. Yun yung ano doon. Tapos itong anak niya ang BP mo. Oh, talaga manggagamit ka. Tapos okay, bakit hindi pa pwede si BP Sara? Kasi nga yung iba ang perception, bakit ka pa dumedepensa? Oh, bakit mo pa dinedepensahan 'yan? Bakit hindi mo na lang tirahin? Bumaklas ka na. Tapos noon tirahin. Pinipili po pang buhayin ng unit team. Ano ka ba, yung tatay mo at saka yung mga kapatid mo? At saka yung taong bayan na kailang rally na, may maisog rally, punta ka, hindi ka naman magsalita. Yung mga banat ng mga nega, yung mga, hindi ako, tagapaghatid lang ako, tinatalakay ko lang. Pero yung kabilang dako, Ang sagot ko doon sa nagsabi sa akin na hindi pa pwedeng mag-lead si Sara, hindi niyo ba nakikita? Pwedeng-pwede na si Sara. Pwedeng-pwede na. Mawin, bakit pwedeng-pwede na? Sabi sa akin, abnormal ka talaga. Abnormal ka talaga. Kasi, unang-una, binira siya ni FL. Pucha, imbis na makipagpalingkera siya
suwabe yung dating niya. Ganyan ang isang presidential na pinuno. Ganyan eh. Yung you do not make enemies. You try to justify o kaya you help. Akayin mo yung nagkakamali. Inano pa niya eh, karapatan mong magsalita nung yung nararamdaman mo, sabi mo yung nararamdaman mo. Pero pabayaan mo na lang, kaming dalawa ni BBM, kami na personal naming pag-uusap. Imagine yung tirada niyang ganun. Simple, dahil magselos lalo si First Lady, pinagseselosa na, kaya nga ini-snap to eh. Oh, eh, makikita niyo yung mga ano nila, yung sa tweet thumbs nila ni BBM. Oh, de okay eh. Kasi inaano niya, hindi ka naman halal eh. Hindi ka halal. Kami yung hinalal ng taong bayan. Kaya huwag mong problemahin. Bahala na kami mag-usap. Oh. Tapos,